At the time of the Sultan, there is a place located, and it is called Kambayat. In that place, there is a ruling Sultan, and he has a young consort. Aking mahal na esposa, natutuwa ako dahil natupad na ang matagal na ating pinili. Mahal kong Sultan, siguro oras na upang malaman ito ng ating mga nasasakupan. Panahon na nga siguro ako. The king called one of the courtiers to support the Sultana. Mamamayan ng Kambayat, nais kong ibahagi sa inyo ang magandang balita. Ang Kambayat ay meron ng tagapagmana sapagkat ang ating mahal na Sultana ay ilang buwan nang nagdadalang tao. The kingdom had to flee from a dangerous bird, leaving the Sultan and Sultana behind. The Sultana went into labor by a river and had to abandon the baby there. Aking anak, iwan ka muna namin dito para sa ngayon. Para kung babalikan ka namin pagkatapos ng trahedyang ito. Mahal na mahal ka namin. Paalam. Pangakatulong, nais kong alagaan nyo ang sanggol na ito at sana siya sa magiging anak namin. Pagkasunod po. Ngunit hindi natin alam ang pangalan ng sanggol. Bakit hindi na lang tayo magbigay ng kanyang pangalan? Oo nga, bigyan natin ng magandang pangalan na nabumabagay sa kanyang mukha at malangkin. Meron ka bang naiisip na magandang pangalan? Bidasari. Bidasari ang pangalan ng batang ito. Napakagandang pangalan. Ito'y bumabagay talaga sa kanya. In the town of Indrapura, there is a sultan named Mogindra. He has been married to his wife Leela Sari for 2 years. But during their marriage, Leela Sari, still afraid that she might find something more beautiful in his wife as his and he will leave her. Kung may makita ka kayang lalong maganda kaysa sa akin, malilimutan mo kaya ako? Kung may lalong mas maganda sa iyo, ngunit ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Tawag po. Kami po ay mga batyaw mula sa palasyo. Maaari po ba namin makita o makilala ang mga kababaihan na parte ng inyong pamilya? Aba, siyempre, pinagmamalaki ko ang aking anak. Bidasari, maaari ka bang lumabas dito sa ating bahay? Aking mahal na ina, narito na po. Lalabas ka sa maging pintuan na palapalasyo na ating bahay. Aking pinapakilala sa inyo ang aking anak na si Bidasari. Mga batyaw, sila'y nanggaling sa harian ng Kambayat. Batiin natin. The beautiful young lady Bidasari was summoned to the palace, and she agreed, believing that he would be made the Sultana's Dama. Bidasari was taken to the palace, and there he met Leela Sari, but malaman kung bakit ka nandito at nakalood sa aking harapan? Alam mo ba ang dahilan kung bakit kita sinasaktan? Dahil maaari mo akong palitan dahil sa taglay mong kagandahan. Patawarin mo ako, ngunit hindi ko naman ginusto na mas maganda ako kaysa sa'yo. Ang kapal ng mukha mong pagsalitaan ako ng ganyan. Baka nakakalimutan mo. Ako ang sultana sa kaharian to at hindi ako papayag na maliitin ako ng isang katulad mo! Mawalang-galang po. Pwede po ba namin makita ang Sultanang Bidasari? Sino-sino kayo? Mukhang baguhan lang kayo dito. Ako lang naman po ang Sultan ng Kambayat, kaharian malapit si Java. Nais lang po sana namin siya makausap. Mahal na Sultan,
ng Kembayat, maligayang pagdating sa Kalihan, maaari na po kayong pumasok. Mahal na Sultana, ako si Sinapati. Ikaw nga siguro ang aking nawawalang kapatid. Ha? Ako ang iyong nawawalang kapatid. Kapatid? Oo, siya ang iyong kapatid. Nais ko sana ipagtapat sa iyo na ipinakuha lang namin ng iyong ina na higit sanggol pa lamang. Tawa kami sa iyo dahil iniwan ka ng totoo mong magulang. Saka dahilanan, hindi ka nila gusto mapahamak sa ibong garuda. Kaya napag-isipan namin ito ay kukupin na talaga ng mabuti. Anak, nagagalak namin makita ka. Patawad. Dahil iniwan ka namin ng iyong ina. Sana maintindihan mo ang ating kalagayan noon kaya ka namin iniwan. Matagal ng panahon. Ngayon ko lang nalaman na kinukup lang pala ako. Pero naiintindihan ko po ang inyong ginawa sapagkat ang inyong iniisip ay ang aking kaligtasan at kapakanan. At sa aking ama, lubos ako nagpapasalamat sa inyong inang Diyohara sapagkat kinukup ninyo ako at pinalaki. Hinding-hindi ko po ito'y pagsisisihan. Alam, sino ba yan para sa ating dito sa hari?